Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang epekto ng full moon sa mga hayop. Marahil nagtataka ka kung bakit maraming huling isda tuwing full moon at tila ba mas aktibo ang mga hayop sa kabilugan ng buwan. Ilan lang yan sa ating aalamin at kung ready ka ng matuto, tara na at umpisahan na natin. Magsimula tayo sa lahi ng mga layon at ang epekto sa kanila ng full moon. 72% ng kanilang huli ay nagaganap pagkagat ng dilim. Malinaw kasi ang kanilang mata tuwing gabi at mahina ang paningin ng kanilang target gaya ng buffalo at wildebeest. Umaasa ang mga leon sa kanilang huli tuwing gabi dahil tila ba hirap silang makahuli ng pagkain tuwing umaga. Pero may mga gabi kung saan hindi sila nakakakain. Yup, ito ay ang kabilugan ng buwan. Dahil sa ilaw na dala ng buwan, mas malinaw na nakakakita ang mga hayop na madalas targetin ng mga leon. Dahil dyan, halos walang mahuling pagkain ang mga leon at bad trip yun para sa kanilang pamilya. Bilang paghahanda sa nalalapit na kabilugan ng buwan, ang mga leon ay makikitang kumakain ng marami bago pa sumapit ang full moon. Dahil kung hindi, maaari silang manghina sa sobrang gutom. Kung meron mang leon na masaya tuwing bilog ang buwan, ito ang mga antlion. Naobserbahan ang mga antlion na gumagawa ng mas malaki at mas malalim na butas sa tuwing kabilugan ng buwan. Maliwanag ang paligid dahil sa buwan, kaya mas maraming insekto ang aktibo sa paghahanap ng makakain. Kaya naman sulit ang pagod ng mga antlion sa paghuhukay dahil siguradong mas marami silang huling pagkain tuwing full moon. Ang mga dung beetle ang isa pang hayop na nakikinabang sa kabilugan ng buwan. Tuwing full moon, mas aktibo silang nangungulekta ng dung o yung dumi ng hayop. Ito ay dahil sa katuwang ng mga dung beetle ang full moon bilang kompas o gabay sa kanilang direksyon. Dahil sa full moon, nagagawa nilang umuwi sa kanilang pinanggalingan kahit na sila ay nanggaling pa sa malayong lugar. Maliban sa tao, ang mga dung beetle ang unang hayop na kayang makapag-navigate gamit ang lokasyon ng buwan. Ang galing, di ba? Pumunta naman tayo sa kalaliman ng dagat para malaman ang iba pang epekto ng buwan sa mga hayop. Ang full moon ay nagaganap lamang isang beses sa isang buwan at ito rin ang takdang panahon kung kailan nagaganap ang mass spawning sa mga corals. Yang nakikita mong parang alikabok, yan ang kanilang gametes o itlog. Importante sa coral reef ang kabilugan ng buwan dahil ito ang hudyat na kailangan na nilang magpalabas ng itlog. Maliban sa paglipana ng itlog sa dagat, ang mga isda ay naglalabasan din tuwing bilog ang buwan. Maraming mangingisda ang nagpapatotoo na maraming huling isda sa tuwing full moon. Walang malinaw na kasagutan kung bakit ito nagaganap, ngunit maraming teorya ang mga eksperto rito. Isang nakikitang dahilan rito ay ang fact na mas malalim ang dagat tuwing kabilugan ng buwan. Ang gravitational pull ng buwan ay ang siyang humihila sa dagat kaya mas lumalalim ang tubig. Ang malalim na tubig ay nangangahulugan ng mas maraming isda ang nagtatago sa ilalim nito. Pangalawang teorya ay dahil sa refleksyon ng buwan. Ang liwanag ng buwan ay naging atraksyon sa mga isda para lapitan nila ito. Akala kasi nila na ang kumikinang sa taas ng tubig ay pagkain. Dahil dyan, maraming isda ang lumalapit sa surface ng dagat. Ito ang ilan sa mga teorya kung bakit mas maraming huling isda ang mga tao tuwing bilog ang buwan. Ang mga furry babies natin, napansin nyo ba na kakaiba ang kanilang ikinikilo sa tuwing bilog ang buwan? Bakit mas maligalig ang mga pusa? Bakit mas madalas umalulong ang mga aso? At bakit mas agresibo sila sa kabilugan ng buwan? Kung ang siyensya ang tatanungin, wala raw koneksyon ang full moon sa kakaibang ikinikilos ng mga alagang hayop. Ika nga, isa lamang daw itong coincidence. Ikaw, meron ka bang teorya sa kung bakit para bang agresibo ang mga aso at pusa tuwing bilog ang buwan? I-comment mo yan sa baba para mabasa naming lahat. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Liam Bolea, John Early 7, Ronald Tejoso Aguiles, Emeralds Habok, Helen Toring, Prince Noel Salazar, at Jazem Florentino. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video.
Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!